Ang ating didiscuss ngayon po mga mamsis and papsis at madlang people ay tungkol sa ano nga ba ang telemedicine. Marami po kasi nagtatanong sa akin paano ba nadadiagnose o nalalaman ng isang doktor ang isang sakit ng isang pasyente through telemedicine or virtual consultation. Ang telemedicine ay ang paggamit ng telepono, cellphone, computer o iba pang mga electronic gadget ng pasyente para makipag-usap sa isang doktor. Ito ay maaaring gawin para sa ilang mga non-emergency cases. Take note, Mamsi, mga non-emergency cases kaso tulad ng regular na follow-up, pagpapakita ng mga lab results at pagkuha ng mga bagong reseta. Ano-ano po mga Mamsis at Papsis ang mga benepisyo ng isang telemedicine? Ano-ano po ang mga benepisyo ng telemedicine? Unang-una, mas ligtas dahil hindi na kailangang pumunta sa klinik upang mas maiwasan na mahawa o makahawa sa kapwa-tao o pasyenteng may sakit ngayong may pandemya ng COVID-19. Pangalawa, it can save time and energy. Hindi na kailangang pumili ng matagal sa appointment at magbiyahe papunta sa klinik or ospital. Pangatlo, mas madaling paraan at magaang proseso ng pagkonsulta, lalo na sa mga pasyente na nakatira sa malalayong lugar, may kapansanan, mga bata at mga senior citizen. Pang-apat, mas maagap na pagbibigay ng solusyon sa problemang medikal. Pang-lima, mas convenient kahit nasa bahay lang at napipili ang araw at oras ng appointment. Pang-anim, mas matagal makakausap ang doktor kumpara sa face-to-face dahil limitado lamang ang oras ng konsultasyon sa face-to-face dahil sa pandemya ng COVID-19. Subalit itapat mga mamsi, may limitasyon po ang telemedicine or virtual consultation. Ito po ang mga mahalagang paalala tungkol sa telemedicine teleconsult. Unang-una mga mamsi, take note po, meron po kami tinatawag na telemedicine consent form na kailangan niyong basahin at intindihin at kailangan niyo pong mag-agree doon po sa ating mga telemedicine consult terms and condition. Mahalagang magbigay ng mga tamang detalye para maging angkop ang payo ng doktor. May mga limitasyon sa pag-diagnose ng sakit dahil hindi maisasagawa ng doktor ang actual na physical examination na isa sa mga pinakamahalaga sa pag-diagnose ng sakit. Bagamat itinuturing na privado o confidential ang konsultasyon, hindi 100% na magagarantiya ang seguridad sa mga personal na data dahil nga sa malikas na katangian ng teknolohiyang ginagamit. Hindi ito para sa mga kasong emergency, mga mamsi. Pumunta agad sa ospital kung may banta sa buhay o karamdaman ng ating mga pasyente, lalong-lalo na sa mga bata. Ang tanong ng bayan ng mga Marites at Mariposa, may bayad ba ang telemedicine teleconsult? Depende. Makipag-unayan sa iyong napiling telemedicine teleconsult service, hospital o doktor. May mga libre pong telemedicine consultation ang Department of Health. So, kailangan mag-login po sa kanilang website at makipag-ugnayan po sa kanilang teleservice or telemedicine information. Okay mga mamsi, I hope naliwan natin po kayo sa aking munting kaalaman. At sa mga gustong mag-telemedicine virtual consultation sa aking pediatric telemedicine consultation, mag-login lang po sa aking official telemedicine Facebook page at pumili po ng inyong appointment.